Hello mga kakusina, and welcome back to Mering's Kitchen. Meron po ako ditong 500 grams ng fresh alamang. Hindi po natin ito gagawin sa usawan. Gagawa po tayo ng aking sariling version ng okoy. Tara po at umpisahan na po natin ang pagluluto. Sa malinis na bowl ay pagsamasamahin lang po natin ang mga dry ingredients natin. 1/2 cup all-purpose flour, 1/4 cup cornstarch, 1 teaspoon ground black pepper, 1 teaspoon salt. Pagkatapos ay i-mix lang natin ito ng maigi. Pagkatapos natin mamix ng maigi ang ating mga dry ingredients, ay lagyan na natin ng pakonti-konti lang na tubig para hindi maging malabnaw ang ating mixture. Pero, pwede po tayong magdagdag ng tubig kung sakaling malapot pa ito. At kapag smooth na po ang ating mixture, ay maglagay na tayo ng 2 pirasong itlog. At pagkatapos ay haluin ulit natin ito ng maigi. Pag na-mix na natin ng maigi ang ating itlog at ang ating mixture, ay ilagay na po natin ang ating sibuyas. Kasunod nito ay ilalagay ko na rin ang aking spring onions. Pero magtitira ako ng kaunti para sa dippings natin mamaya. Ilalagay ko na rin ang dinikdik na bawang. Pagkatapos ay haluin natin ito muli. Pagkatapos natin itong i-mix ay ilalagay ko na po ang aking fresh alamang. At habang hinahalo natin ito ay alam nyo na mga kakusina. Mag-shoutout po muna ako sa ating mga kakusina. Hello po sa inyo! At syempre sa ating mga bagong taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta sa akin. At kung bago ka po sa aking channel, ay maaari lamang pong i-click natin ang like and click the subscribe button and notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload recipes. Mga kakusina, this is my own version nga po pala ng aking okoy. Pwede naman po kayong gumamit ng medyo malalaki na hipon. Pero kasi po dito sa bahay, ayaw po nila yung nakakagat yung shell ng hipon. Kaya mas pinipili ko po na kapag gagawa ako ng okoy, ay ang gagamitin ko po ay yung fresh alamang na malambot pero crunchy pa din. Eto po, at tapos ko na po itong na-mix and ready na to for frying. Pero iset aside po muna natin at gumawa muna tayo ng sawsawan. At narito na po ang listahan ng mga sangkap. Suka ang napili kong sawsawan dahil bagay na bagay po ito sa ating okoy. Mga kakusina, gagamit ako ng chili powder kasi po nakalimutan kong bumili kanina sa palengke ng siling labuyo. Kaya kung ano na lang po yung available dito sa aking kusina, ay yun po ang aking gagamitin. Pero kung meron po kayong siling labuyo o kaya siling pasigang, pwede po yun. Kapag prepared na ang ating sawsawan, ay ipainitin na natin ang ating kawali at ang ating mantika at mag-proceed na tayo sa pagpiprito. Iprito na natin ang ating okoy. Isa-isa lang ang nilagay ko sa aking kawali mga kakusina para makita nyo talaga yung eksaktong itsura nito. Pero kung kasya po sa inyong kawali, pwede nyo pong gawing 4 o 3 ang laman ng bawat kawali. Hindi po siya magdidikit-dikit mga kakusina. Basta pagkatakan nyo po ng inyong okoy, ilagay nyo po ito sa mantika at spread nyo lang po ito ng kaunti. Kapag meron na po itong tusta-tusta sa may gilid, ay maglagay kayo ng panibago sa tabi nito. Hindi po ito magdidikit mga kakusina. Isa pang tip mga kakusina, nipisan nyo lang po ang inyong okoy. Pagkalagay nyo po ng okoy sa may mantika ay is-spread nyo po ito.
At hintayin niyo po ito hanggang sa maging golden brown at baliktarin niyo po ito sa kabilang side. Ulitin lang po natin ang mga steps na ito hanggang sa maprito po natin ang lahat ng okoy. Heto na po ang aking version ng okoy. Sa murang halaga ay makakapag-okoy ka na at syempre ang pinaka-importante ay magugustuhan ito ng inyong mga chikiting. See you on my next video. God bless!